We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, maigpit ang monitoring ng Dagupan City Fire Station sa mga water hydrant dahil sa banta ng El Nino. Narito ang report. Tubig ang pangunahing kailangan ng mga bombero sa pag-apula sa sunog. Kaya mahigpit ang monitoring ng Dagupan City Fire Station sa kanilang mga water hydrant ngayong may banta ng El Nino. Mayroon po tayong El Nino advisory. Pero as of now naman, magpapansin kasi natin tuwing hapon naman po ay nag-uulan. So at some point po, advantage naman po yan sa atin mag, especially sa Bureau of Fire Protection. Mas matindi raw ang sasagawang information dissemination ng ahensya dahil sa matinding init ng panahon at posibleng kakulangan ng tubig na malaking bagay sa kanilang mga operasyon kontra sunog. Ang Pamana Water Corporation Dagupan City ang nagsusupply ng tubig sa mga water hydrant ng BFP. Ang mga ospital at fire station umano ang kabilang sa mga prioridad na susuplayan ng tubig sakaling maranasan ang kakulangan ng supply ng tubig. Kasi buhay at properties ang nakataya. So ever ready naman tayo dito pag sila yung kumuha. Nandito lang kasi yung kuhanan nila ng tubig. Dahil sa mainit na panahon at posibleng kakulangan sa supply ng tubig, kinakailangan ang kooperasyon ng publiko para maiwasan ang anumang insidente ng sunog. Huwag yung babayaan yung mga nakasaksak sa bahay. Dapat umalis, dapat tanggalin lahat ng nakasaksak para iwas sunog. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, maayos na panahon ang aasahan ngayong umaga sa halos buong northern at central Luzon. Pero pagsapit ng hapon, posible ng ulan sa ilang lugar base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ayon sa pag-asa, mga local thunderstorm ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa. Apektado naman ang intertropical convergence zone ang southern Mindanao. Paglilinis sa mga ilog sa Ilocos Norte, ginagamitan ng amphibious excavator ng DPWH. May ulat si Gab Daluna. Sinimulan nang linisin ang mga daluyan ng tubig bilang paghahanda sa posibleng pagbaha sa ilang bahagi ng Ilocos Norte ngayong tag-ulan kahit pa may El Nino phenomenon. Problema raw ang nakabarang water lily sa Daurao Creek at Barangay Kaawakan sa Lawag City. Kada taon daw na nagiging sanhi ito ng pagbaha sa barangay. Kami po yung labasan ng tubig kaya malaking tulong po sa barangay po namin yung pagka-excavate ng ilog po natin para lumalim po at hindi masyadong tataas yung ilog po. Matatanggal yung mga water lily para yung flow ng tubig po dire-diretso po. Sa mga nakaraang taon, mano-manong nililinis na mga opisyal ng barangay ang mga water lily. Ngunit dahil mahirap at delikado ang pagtanggal sa mga ito, humiram na sila ng kagamitan. Agad namang ipinagamit ng DPWH ang kanilang amphibious excavator para mapadali ang paglinis. Laki pong tulong yung amphibian excavator po dahil nakakapunta po siya sa gitna po. Yung ginagawa po naming paghahatak dun sa mga water lily, hindi na po namin gagawin dahil makakapunta po siya mismo sa gitna po. Lalo nagbagbagyo, malayos kami nga tagaigid karayan. Nasaya at dalusan datap nuno, maya ti anayas ti danum. Gab De Luna, para sa Mornings with GMA Regional TV.
2,400 kilos ng cocaine na sabat ng Mexican Navy mula sa tatlong speedboats. At pinakamainit na araw sa mundo na itala noong July 3 ayon sa U.S. National Centers for Environmental Prediction. Tunghayan sa Globalita. Nasabat ng Mexican Navy ang mahigit 2,400 kilos ng cocaine sa tatlong speedboat sa isinagawa nilang anti-drug operation sa Southern Pacific Coast. Ngunit nakatakas ang mga crew matapos matiktikan ang operasyon kontra sa kanila. Halos 7 oras na minanmanan ng mga otoridad ang mga speedboat. Iimbestigahan ng Mexico General Attorney ang pinaghihinalaang narco boats. Naranasan sa Phoenix, Arizona ang pinakamainit na temperatura sa buong mundo ayon sa U.S. National Centers for Environment Prediction. Umabot ang temperatura sa 116 Fahrenheit habang kamakailan ay naitala ang 119 Fahrenheit sa South Texas. Nararanasan din ang mainit na temperatura sa China na umabot na sa 95 Fahrenheit. Maraming naospital sa Uttar Pradesh, India dahil sa sobrang init ng panahon na umabot sa 113 Fahrenheit. Samantala, naitala ang 17.1 degrees Celsius o 62.62 Fahrenheit na average global temperature. Nahigitan nito ang datos noong August 2016 na 16.92 degrees Celsius o 62.46 Fahrenheit. Jarek Pasilyao para sa Mornings with GMA Regional TV. Leader ng Gun for Hire Group na itinuturing na National Most Wanted, arestado ng CIDG, naka-alerto Russell Simorio. Sinalakay ng mga pulis ang bahay na ito sa Barangay Balakbak, Santo Tomas Proper, Baguio City sa bisa ng warrant of arrest. Ang 61-anyos na si Ricardo Shador Jr. ang target ng operasyon. Most wanted person sa national level si Shador. Dahil sa mga kaso ng pagpatay, may patong sa ulo na 160,000 pesos ang akusado. Matagal umanong nagtago sa batas si Shador. Mayroon tayong 5 warrant of arrest for the case of murder and 1 for violation of 10591 at saka isang frustrated murder. So 7 lahat yung warrant of arrest na na-serve natin sa kanya. Ayon sa CIDG, leader ng Shador Criminal Group ang akusado. Gun for hire ito na nag-ooperate sa ika-apat at ika-limang distrito ng Pangasinan, maging sa kalapit probinsya ng La Union. Minomonitor na rin ng otoridad ang mga kasamahan ng akusado. Hindi na siya nagbigay ng pahayag. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Hinahangaan ang mga digital creative illustration costume ng 28 bayan sa Cagayan na obra ng digital artist na si Dominic Brandes mula sa Katagaman Viejo, Tuguegarao City. Hango raw sa mayamang kultura at tradisyon ng bawat bayan at lungsod ng probinsya ang kanyang mga likha. Marami raw ang humanga sa mga obra ng 22 anyos na si Dominic matapos niyang i-post sa social media. Binibili na raw ng mga designer ang kanyang mga obra. Supply ng patubig sa Mangaldan, Pangasinan, balik normal na ayon sa Municipal Agriculture Office. May ulat si Russell Simorio. Katabilang ng irrigation canal ang halos 1 hektaryang sakahan ni Mang Robert sa Barangay Alitaya, Mangaldan, Pangasinan. Kaya wala siyang problema sa patubig ngayong nararanasan ng El Nino phenomenon. Yung mataas yung tubig, wala talagang ganito lang yung sa akin din. Maganda talaga pag may irrigation. Para yung palay may tubig. Pero kung sinuswerte si Mang Robert, problemado naman ang ilang magsasaka na malayo sa irrigation canal ang kanilang sakahan. Doble gastos daw kung gagamit ng water pump dahil mataas ang presyo ng krudo. Mahirap kasi kaya yung mga nasa taas, hindi mahirap yung mga tubig kaya nahihirapan yung mga nag-ano. Ayon sa Municipal Agriculture Office, bagamat balik normal na ang supply ng patubig, inaasahang magkakaroon pa rin ng danyos ang epekto ng El Nino. Inabisuhan ng mga magsasaka na drought-tolerant crops muna ang itanim. Samantala, inilatag na ng Department of Agriculture Region 1 ang mga El Nino Mitigation Plan. Inihahanda na ang pondo para sa cloud seeding na isasagawa ng DA sa mga lugar na makararanas ng matinding init. Also have prepared
other measures po for El Nino. Meron tayo yung rehabilitation sa vulnerable areas, kagaya ng provision ng ating seeds and planting materials, mga fertilizers. Samantala, nananatiling nasa normal level ang antas ng mga dam sa Hilaga at gitnang Luzon ngayong pumasok na ang El Nino phenomenon sa bansa. Pero inaasang bababa ang antas ng mga dam dahil sa El Nino. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Kamakailan, nakapanayam natin si Jillian Ward sa Bataan. Narito ang kabuuan ng aming panayam. Mga kapuso, una natin siyang nakilala bilang isang bibong child star at ngayon naman isa na siya sa mga hinahangaang aktres ng kasalukuyang henerasyon. Joining us this morning, Jillian Ward, aka Doc Annalyn ng GMA Afternoon Prime na Abot Kamay na Pangarap. Hello po, and hello po sa inyong lahat. Good morning, Jillian, good morning, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Unang-una, kumusta ka ngayon, Jillian? Ayan, syempre, excited po ako dahil andito na naman po ako sa Mornings with GMA Regional TV. Ang last ko po is mga 3 months ago. Yes, sa Pampanga. Sa Pampanga pa po. At ngayon naman, nasa Bataan na tayo. Oo, iikot tayo sa different locations ng North and Central Luzon, Jillian. Maraming nag-aabang talaga sa Abot Kamay na Pangarap. Napakahusay mo sa pagganap bilang Doc Annalyn. Ang tanong ng karamihan, saan humuhugot ng inspirasyon si Jillian Ward? Okay, so syempre po as a whole sa career ko po, pamilya ko and yung mga tao pong sumusuporta sa akin, yung mga na-entertain ko po nanonood sa akin and yung lagi ko pong mga nakakasama at laging nandyan para sa akin. Pero para naman po sa Abot Kamay na Pangarap, yung pinaka-pinaka driving force ko po is yung late grandmother ko. Dinedicate ko po talaga tong show para sa kanya, kaya kahit minsan po sobrang pagod sa taping, nakakalimutan ko po yun kasi dahil po yun sa lola ko. And sa lolo ko din po, dinedicate ko to sa kanilang dalawa. Oo. Napaka-intense nung scene ninyo ni Kazel Kinoochi, si Doc Zovi. Pero after the scene nga na ito, paano nyo ginagawang light yung mood or moment sa set? Ay, syempre, nagtitiktok po kami. Minsan sabay po kumakain. Minsan pupunta po siya sa kwarto ko para po kumuha ng mga chichirya ko. And vice versa, ganun din po ako sa kanya. So, ibang-iba po talaga pag nasa eksena na compared po dun sa personal na buhay po namin. Sobrang close po talaga naming lahat sa Abot Kamay. Pag sinabi kasi natin Jillian Ward, isa rin talaga na tumatak sa'yo si Trudis Liit. Pero ngayon, dalaga ka na, Jillian. Mayroon na bang nagpaparamdam o nagsasabi sa'yo ng interes, Jillian? Meron po, pero kasi hanggat maaari po iniiwasan ko dahil nga po gusto ko po muna mag-focus talaga sa career ko and sa family ko. So kumbaga po, sa tamang panahon pa po, huwag muna ngayon. Tama naman, di ba? Very successful ka sa career mo. Parang sabi nila, po. Mahirap ata kasing pagsabayin yung ano, ibang karera. Oo. 13 years in showbiz industry. Sa ngayon ba, Jillian, masasabi mo nang naabot mo na yung pangarap mo? O unti-unti mo na bang naaabot yung pangarap mo? Yung mga pangarap ko po nung bata ako, yes, naabot ko na po ngayon as a dalaga naman. Pero ako po kasi every year nagkakaroon po ako ng mga bagong mga pangarap. Hindi po ako nagsisettle lang sa kung ano po yung na-achieve ko last year or this year. Gusto ko po lagi kung natatop yung sarili ko. Kumbaga, yung competition ko po kasi yung sarili ko eh. So gusto ko po laging mahigitan pa yung sarili ko. Yun. So, madami pa po kung di na-achieve. And speaking ng nahigitan ang sarili, marami kang mga magagaling na kasamang aktor at aktres sa Abot Kamay na Pangarap. Sa tingin mo, sino sa kanila ang gusto mong sundan ng yapak? Naku, bukang magtampo po sa akin yung iba. Lahat po sila magaling, as in super po. Pero siguro nakikita ko po yung sarili ko in years pa po, para kung si Tita Mina, hindi ko pa alam parang
parang medyo malapit po yung personalities po namin. So, ayun. Siguro po si Nanay Lynette. Oo nga eh. Di ba may pagkakamig kayo ni Nanay Lynette? Nanay ko siya, Nanay. Oo. So, ito na nga yung tanong ating mga kapuso. Ano pa ba yung mga dapat abangan sa Abot Kamay na Pangarap, Jillian? Nako, sobrang dami po. Na-excite po ako sa mga bagong script. Lagi ko naman po sinasabi yan na lagi po may bago kada may script kaming dumarating. Pero ito po na-excite ako kasi basta. Abangan po nila. Matutuwa po sila sa story. Oo. So, Jillian, please invite our kapuso viewers to always support and watch Abot Kamay na Pangarap. Ayan, sana manood po kayo ng Abot Kamay na Pangarap. Mondays to Saturdays po yan. Tuwing Monday, 2:30 po ang start niyan. And tuwing Saturdays naman po, 2:45 p.m. po ang start. Sana mag-enjoy po kayo at marami pa po kaming mapapakitang pasabog sa inyo. Maraming salamat, Jillian, at ingat ka palagi. Thank you po! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Oras po natin mga kapuso, 8:18 in the morning. Tuloy-tuloy ang mga balita. Ginagawang drainage system sa ilang bahagi ng Dagupan City, inalmahan ng ilang residente at negosyante. Alamin sa report. Tirik ang araw pero binabaha ang downtown area sa Dagupan City. Ito ang dahilan kung bakit inaayos ang ilang kakalsadahan sa lungsod, partikular sa junction area sa Barangay Pantal. Kasi alam mo naman kasi na ang Dagupan City ay ang sentro ng kalakalan dyan. Business center ang Dagupan, kaya maraming mga motorista ang bumibiyahe dyan. Kaya pagka tuwing ganitong umuulan o kaya ay high tide na naapektuhan yung mga bumibiyahe dyan. Pero hindi pa man natatapos ang pagpapataas sa drainage system, ilang negosyante at residente na ang tila dismayado at nangangamba. Nasa 0.95 meters o halos isang metro nga itong taas ng drainage system sa may sinasaayos na kalsada dito sa lungsod ng Dagupan. Kung titignan natin, halos abot na nito itong ang bintana ng mga sasakyan. Ngayon, upang makatawid naman itong mga residente patungo sa kabilang lugar o mga establishmento, meron itong mga improvised na hagdan, gaya na lamang nito, na ginagamit nga ng mga residente at maging itong mga mamimili. Baka raw kasi mas lalong bahain ang kanilang lugar na dulot ng pagpapataas ng drainage system. Sigurado na dito tatakbang tubig sa mababa eh. Obserbahan pa namin kung anong mangyayari yan pagka nag-high tide at saka nagsabay ang ulan. Unang-una, walang dumadaan tao. Yung mga customer na sa halip na magpapark dyan sa harap, lumalampas na sila. Pero ayon sa DPWH, dinisenyo ang drainage system upang doon na rin ibagsak ang tubig na maiipon sa mga establishmento o kabahayan. Kung mapapansin ninyo, yung drainage natin ay maluwang at saka malalim na. Ang purpose natin dito, yung mga establishmento na maapektuhan kung sakasakali, ay pwede nilang i-drain yung kanilang tubig baha, tubig ulan o ano pa man na maaaring makapekto sa kanilang establishmento para dumaloy dyan sa gagawin ng drainage na yan. Dumaan din daw sa pagpupulong ang flood mitigation project kung saan imbitahan ang mga negosyante maging ang mga residente. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mabilis na nakabenta ang mga producer sa agri-fishery sector sa itinayong Kadiwa Market sa Provincial Farmers Livelihood Development Center sa Bigan City. Layo ng Kadiwa na mailapit at direktang maibenta ng mga producer, processor at MSMEs ang kanilang produkto sa mga consumer. Ayon sa DA, tanging ang Pangasinan pa lamang sa Region 1 ang may regular na Kadiwa Market. Inanyayan nila ang ilang magsasaka sa Region 1 na makipag-ugnayan sa kanilang opisina upang ipatupad din ang Kadiwa. Pwede nilang paggawa ng warehouse na kung saan doon ilalagak yung mga produkto ng ating mga, ng kanila mga farmers and non-members in the area. Pwedeng ibili ng delivery vehicle na kung saan yun ang gagamitin na mag-haul at mag-deliver ng mga products sa kanila mga target market. First edition ng GMA Masterclass The Sports Series isinagawa sa Tarlac City. Tunghayan sa report.
Naging matagumpay at makabuluhan ang first edition ng GMA Masterclass the Sports Series ng GMA Regional TV and Synergy. Katuwa ang National Collegiate Athletic Association o NCAA at City Government of Tarlac. Isinagawa ito sa Tarlac State University Gym. Present sa sports clinic si basketball legend Ronnie Magsanok, NCAA players Warren Bonifacio ng Mapua Cardinals at Jello Loristo ng EAC Generals na nagbahagi ng kanilang husay sa basketball. Ito yung una sa at simula sa maraming paggalaw sa iba-ibang lugar sa buong bansa. Sa ngayon, ang pagkakaalam ko, ang Tarlac, ang Buenamanong, bibisitahin ang sports series ng GMA Masterclass para makasama ang komunidad. Una, pangalawa, makapagturo. Pangatlo, para makapagbigay ng aral. Kabuang 48 na sports enthusiasts na nasa 13 to 18 years old ang laki bahagi sa aktibidad na nagmula sa iba't ibang barangay sa Tarlac City. Grinupo ang mga atleta base sa kanilang edad, skill level at husay sa iba't ibang basketball drill. Kami dito sa Tarlac City, we support lalo na iba't ibang sports of course, but most of all, it's the basketball. Kasi dito maraming talagang mahilig na mag-basketball. Kabilang sa lumahok ang 13 anyos na si Russell Ron Pimentel. Siya ang pinakabata sa grupo na pinili ring ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa paglahok sa sports training. Ang natutunan ko po ay depensa po at dribbling po. Kinilala rin ang natatanging galing ng participant na nakitaan ng malaking potensyal sa basketball. This camp is not just about learning the basics and leveling up your game. You'll get a chance to learn from basketball legends and witness the skills of the NCAA's future superstars. Mga kapuso, ang next stop ng GMA Masterclass Sports Series ay isasagawa sa San Juan City, Metro Manila kasamang sports legend na si Romel Aducol. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Sabay-sabay na nagpalitan ng matamis na I do ang mahigit 30 magsing irog sa Katanawan, Quezon. Tumayong ninong at ninang ang mga LGU officials sa ginanap na mass wedding. Tumulong na rin ang LGU sa pagproseso ng iba pang dokumento. Libre rin ang reception sa kasal. Ang seremonya sealed with a kiss dahil inabangan ang longest kiss ng mga ikinasal. Ultimate kilig ang hatid sa mga dumalo at netizens. Napakahirap sa batas kapag ang walang lehitimong pinangahawakan ng bawat mag-asawa. Maliban sa maanghang na pagkain, natural na rin sa mga Bicolano ang pagkahilig sa kape. Kaya isang coffee festival ang idinaos sa Legazpi City, Albay, kung saan ibinida ng mga barista ang kanilang mga espesyal na kape, shake at milk tea. May iba na ibinase pa ang kanilang produkto sa pag-aalburuto ng bulkang Mayon, gaya ng lava series na milkshake na hinaluan ng strawberry, ube at chocolate. Hindi rin nagpauli ang Vietnamese coffee with a twist. Dahil maliban sa kape na nagmula pa sa Vietnam, hinaluan pa ito ng egg yolk at habang mainit-init pa ang kape, ibinubuhos ito sa crack ice. Kaya naman ang mga customer satisfied daw sa iba't ibang uri ng kape at shake na makikita at pwedeng i-enjoy sa naturang aktibidad. Magtatagal ang coffee festival hanggang July 16, 2023. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag morning feels. The only thing we have to fear is fear itself by Franklin D. Roosevelt. Ayun, no? Thursday na! Thursday na, partner! Nako! Gusto kong balikan yung ano, yung panayam mo kay Jillian Ward. Oh. Very interesting. Ah. Very throwback ba sa'yo? Oo, throwback. Kasi una kong na-meet si Jillian Ward. Through this lead pa lang siya nun eh. Oo, pero ngayon tignan mo naman yung success sa buhay ni Jillian Ward, aka Doc Annalyn ng Abot Kamay na Pangarap. Very humble pa rin si Jillian despite the success nakita of her nga, life. Partner. Oo. At of course, hindi naman hahaba ang kwento ng Abot Kamay na Pangarap kung hindi maganda talaga yung istorya na dadagdagan ng mga karakter, yung twist, yung highlights ng kanilang mga story. Sino nga ba yung makakatuluyan ni Doc Annalyn? Sabi nga niya, maraming pasabog na aabangan. Maraming pasabog. Na mga nakatutok sa Abot Kamay ng Pangarap. In fairness din, partner, magaling din talaga yung mga
V-lane, yung mga kontrabida. Nakakainis daw talaga si Doc Zoe at saka si Moira. Mag-ina kasi ito eh, si Kazel Kinoochi at saka yung kanyang nanay. Yung tanong mo kanina na kung sino sa mga kasama niyang mga artista ang gusto niyang sundan yung yapak. Eh, very humble talaga, no? Lahat sila magagaling. Oo. Pero syempre, kaabang-abang din talaga naman yung role ng kanyang ina na si Carmina Villaruel. Tutukan po natin mga kapuso. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Friday. Ako po si CJ Torida. Maaring mapanood ang ating episodes sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si Joan Punsoy. Buong puso para sa Pilipino.